Hi Moses! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, I have here some tips in order for us to survive our online classes. At kung interesado kang malaman, then just keep on watching. Kasi syempre ang pinakaunang-una nating kailangan kapag tayo ay nag-online class ay ang ating mga internet or data. And of course, kailangan din natin ng mga gadgets. So yung mga gadgets na kakailanganin natin para makapag-online class tayo ay hindi naman importante kung ito ay maganda or luma or bago, as long as kaya niyang gawin yung trabaho niya. Next is to practice time management. So, ayun mga sis, pwede tayong gumawa ng mga to-do list natin. Ayan, so pwedeng sa may cellphone or pwede rin na mga ipaskill natin sa mga dingding natin yung mga gagawin natin. And syempre, dapat to-do list muna for the whole week or for this week muna para hindi naman ma-stress yung mga utak natin or yung mga brain cells natin. Dapat hinay-hinay lang. So, kung meron naman kayong mga class schedules, pwede nyong gayahin yung ginagawa ko na nagpro-provide ako ng hard copy or nagpapaprint ako ng hard copy ng class schedule namin. Tapos, dinidikit ko siya sa may wall ko para nakikita ko kung ano yung mga susunod kong subjects, kung sino yung prof ko sa subject na ito. Ganun kasi, honestly, hindi ko talaga na-i-memorize kung ano yung class schedule namin. Kaya kailangan ko talaga na makita as is para matandaan ko talaga kung ano yung susunod na klase namin. And syempre, dahil nga meron etong pandemic ngayon, kaya nga tayo merong online classes na nangyayari ngayon. Syempre, andito lang tayo sa mga loob ng bahay-bahay natin. Pero syempre, hindi lang dapat tayo naka-focus as in sa pagiging estudyante natin. Dapat na bibigay din tayo ng time sa pagiging mabuting anak natin. Ganun. So, try to wake up early para makatulong ka naman sa mga gawaing bahay. And if you're a morning person, make time to study first thing in the morning. Pero kung hindi, mag-set aside ka ng isang oras or hanggang dalawang oras para mag-study or to study bago ka matulog. So, our next tip is to hold yourself accountable. So, ayun mga sis, kapag may mga pinagawa ng mga activities or assignments, dapat gawin mo na siya agad. Say no, no, no to manya na habit na ipapabukas mo pa or mamaya na yung mga ganyang salisalita. Dapat pag merong pinagawa, gawin mo na agad para hindi ka matambakan ng mga gagawin mo. And syempre, be mindful of the deadlines. Ayan, so yan yung mga pinaka-importante. Kagaya ng sinabi ko kanina, gumawa tayo ng to-do list for this week para alam natin yung mga gagawin natin and para alam din natin yung mga deadlines or date of submissions para hindi tayo nahuhuli and natatambakan. So, dapat itatak natin sa sarili natin na we are our own secretary. Walang ibang magre-remind ng mga deadlines natin sa atin kundi tayo mismo. So, next tip is to create a regular study space and be organized. Meron ka talagang dedicated study table wherein dun na nakalagay lahat ng mga writing materials mo and yung mga notebook mo, ganun, na pagsusulatan mo kapag nag-take note ka. And ayun mga sis, don't study while you're in bed kasi sobrang nakakaantok para sa akin. Sobrang inaantok ako kapag nag-i-study ako or nag-aaral ako sa may bed ko mismo. Ayan, kaya dapat meron kang study table or separate sa bed mo na dun ka talaga mag-aaral or gagawin mo yung mga assignments mo, activities, ganun. Kasi pag andun ka lang sa bed mo, parang hinihila ka ng bed mo. Halika na, matulog na, parang ganun, diba? Kaya, and syempre, dapat maging organized pa rin tayo kahit nandito lang tayo sa mga loob ng bahay natin. Pagdating sa mga school supplies natin. And for the last tip and pinaka-importanting tip na maibibigay ko sa inyong lahat is to check yourself.
sis, huwag mo masyadong i-pressure yung sarili mo dito sa online class na ito. Ayan. So, dapat chine-check mo rin yung sarili mo kung okay ka pa ba, kaya mo pa ba, gutom ka na ba, masakit ba likod mo, hindi na ba kaya ng brain cells mo. Ayan. So, i-check mo yung sarili mo kasi at the end of the day, sobrang importante pa rin ng mental health natin and physical health natin. So, ayun mga sis, alam kong sobrang hirap ng situation natin ngayon because of the pandemic, kaya tayo nagkakaroon ng mga online classes ngayon. Ayan, so, hindi ibig sabihin na online class ito ay hindi na natin ito seseryosohin. So, dapat seryosohin pa rin natin itong online class na ito kasi it is for our own sake din naman and para din naman sa future natin itong online class na ginagawa natin ngayon. Ayan, so, dapat maging thankful pa rin tayo kasi kahit papano nakakapag-aral pa rin tayo kahit na merong pandemic. So that's it mga sis. Diyan na nga po nagtatapos ang ating video para sa araw na ito. Ayan, sana naging helpful itong video ko na ito and itong mga tips ko na ito para sa ating lahat. Ayan, kung nagustuhan mo naman itong video na ito and kung nag-enjoy ka and naging helpful pa itong video na ito, please don't forget to give this video a big thumbs up and syempre mag-subscribe na rin kayo sa aming channel kung hindi pa kayo nakaka-subscribe. Thank you so much for watching, mga sis. See you till my next vlog. Bye!